Yes, mapagpalang araw po mga brother and sister in Christ. Ako po si Sister Daisy at nandito na po kami sa day 2 ng aming Catholic Life in the Spirit Seminar. At ayan, magre-register na po kami sa Port Lore. At dito pa rin yan sa 118 Angursolo Building. At sinimulan po ang ating day 2 ni Brother Rapi de los Reyes, Head of Education, sa nagawang recap ng nakaraan linggo. At baka ka nang nilikama ay good, in good condition ng ilang tao, hindi po nasimula ang Diyos ang bad. Nagsimula ang Panginoon sa napakabuting kapaligiran at ang buting tao na created in His image and likeness. At lahat ng ito'y inihan ng Diyos sa pamagitan namin ng Word na salita. Magdalawa ng liwanag at nagkaroon niya, magdalawa ng hulutukin, ayos sa parang, bas, makamundong sistema ng mga kaisipan. At alamak-alamak na ipinapanagalap ng mga social media ng internet. World decision called values, mga pinapahalaga ng tao. Pera, materialism, at worldly system of relationship, away-away, ingitan, talangka, mentality, inggit, etc. Worldly system of relationship. At pagkatapos ng recap ay nagsimula na kami praise and worship with same gospel choir na Kalmana Gospel Choir. Din namin inawit ang The OG, the original song na Pagkagising sa Umaga. And everyone is ready to dance and praise the Lord. Thank you, Lord. Next naman ay nag-enjoy din kami sa Salyo ng Masayang Kristiyano. At syempre, hindi kami magpapahuli sa pagkembot ng aking brother husband. Pupuli sa Diyos. Amen. Sa araw na ito ay si Reverend Father Chris Noble. At nandito rin ang ilan sa ating mga El Shaddai Gospel Choir. At alam niyo ba na si Father Chris ay produkto din ng ating gawain dahil siya ay laging dinadala ng kanyang nanay sa El Shaddai nung siya ay bata pa. Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Palakpakan natin ang Panginoong Yahweh. Buhay na buhay ang mga El Shaddai. Yes. Dito lang ang mga betong sumasayaw
habang nananalangin. Ayan ang totoong manalangin. Kami yung papupuri ka sa Diyos. Papuri sa dapat masaya. Amen? Kasi nananampalataya. Ngayon po ay dakilang, hindi naman siya dakila, pero dakila talaga basta kapistahan. Kapistahan ng mga unang martir ng banal na sambayanan ng Diyos sa Makati. Ano yung ganda? Kaya nga, Ebanghelyo, ibig sabihin, mabuti balita. Magiging mabuti o po iyong pananalikan. Amen. Kahit na anong buti, kapag hindi mo pinanalikan, wala lang. Binasa, narinig, wala lang. Pero kung iyong papanalikan, magpapalakit. Amen? Amen. At pagkatapos ng homily ay nag-worship ulit kami ng masaya. At sa mga sandali ito ay nasa 12 noon na kami at ayan, may mga nagbigay, nag-sponsor ng aming pre-lunch. Ayan, pagpalain po kayo sa mga nag-sponsor. Talagang nakakabusog ang rice at fish nila. Kain po tayo. Thank you, Lord. At uli, kami nag-uwi sa Diyos pagkatapos na din kumain. Ang unang topic natin by Better Egay Relasyo ay ang Receiving God's Gift. Iba't iba ang talawag, ngunit isa lamang ang Espiritong nagtatalawag ng mga tao. Iba't iba ang tamaan ng paglilingkod, ngunit isa lamang ang Panginoon na pinag-ibig. Hindi siya nawawala. Nananatili yan sa atin hanggang nananatili ka rin sa Panginoon. Amen? So, napakagandang kaloob, mga kapatid. No? Minsan na mapapansin ninyo, tayo lang yung nawawala. Tayo lang ang nag-change. Tayo lang yung nagbabago. Pero yung kaloob at tawag ng Diyos, hindi rin nagbabago, pati tawag. Pag tinawag ka ng Diyos, sa unang tawag ng Diyos, kahit lumipat ka pa sa ibang reliyon o sekta, hindi yun magbabago, mga kapatid. O, kasi tawag yun ng Diyos eh. Ang magbabago lang, tayo pa rin. Maghahanap ka ng ibang lugar o grupo, komunidad, sa pag-aakala mo na doon mo makakatuan yung calling mo, yung parasasaya, hindi. Dahil po ang Diyos ang tumawag sa atin at sinasabi mong nagkamali ka sa pinaglagyan sa iyo ng grupo, komunidad, then mali rin ang Diyos. Eh, hindi nga pwede magkamali ang Diyos eh. Pare-pareho. Sa spiritual gifts, pare-parehong galing sa Panginoon at walang competition, walang pataasan at kagalingan. Pero sa natural abilities, hindi pwedeng walang magaling, hindi pwedeng pantay-pantay, kailangan may mga ano po yun, may mga pagtatangin o pagkakaiba. Now, spiritual gifts is different from natural abilities. Yung isa, nakakabit yun, nang ikaw ay pinanganak sa mundong ito, nakakabit na yun, ibinigay na yun ng Diyos sa iyo. Sa Diyos din galing. Kaya nga lang, kailangan din na i-redeem, tubusin. Kasi maraming gifted sa mundong ito, pero yung gift nila, hindi po napaglilingkod sa Diyos.
Ang spiritual gift, pagkakaiba niya sa natural gift, is yung spiritual gift, binigay sa iyo ng Panginoon para maglingkod ka sa Diyos. Napansin yung pagkakaiba? Kaya meron pong mga naglingkod sa Panginoon na meron na silang natural gift, tapos nang tinanggap nila ang Panginoon, doon binibib ng Panginoon, lugasan niya, nilinisan niya, at isinet apart siya, dinedicate siya ng Panginoon para maglingkod. Pero hanggat nakatayo ka sa gitna ng maraming problema at pagsubok, hindi ka sumusuko, bumibig up, lalo ang kumakapit sa Diyos, ang ibig sabihin nun, meron kang gift of faith. Amen? Amen? Mga kapatid, at hindi lang gift of healing, gift of miraculous. Paggawa ng iba't ibang kaloob ng mga miracles. Miracles, mga kapatid. Alam natin na miracles ay galing sa Diyos at ang Diyos na gumagawa din ng miracles. Di po ba? Pero without knowing, kung minsan matukulad po kayo, nakakagawain tayo ng mga bagay sa gawain ng Panginoon na nagkakaroon ng manifestation ng mga miracles. Diba? Now, hindi lang miracles, prophecy. Diba? Pag meron kang discernment, mababawasan ang kapahamakan sa buhay, mababawasan ang mga risk. Bakit? Kasi nadidiscern mo eh. Eh, si Satan pa naman ang gusto niyang i-deceive ay walang iba kundi yung mga Kristiyano. Eh, bakit pa i-deceive ni Satan yung kanya? Hindi na dadayain ni Satan yung wala sa Diyos kasi ganyan na yun eh. Hindi na pwede dayain yung nadaya na. Pwede lang dayain yung mga nasa Diyos. Kaya kailangan natin ng gifts of discernment. Amen. Mga kapatid, nagiging hadlang ginagamit, pwede gamitin ni Satan para hindi ka maging tapat sa Diyos. Ang katapatan sa Diyos ay hindi nangangulugan, hindi nagpukulang, nagkakasalan, nagkakamali. Being faithful does not mean sinless. Ang mga alagad, ang mga Bible characters, lahat din sila nagkasala, pero nanatili sila sa Panginoon. Amen. Ibig sabihin, anuman ang problema at pagsubok sa paglilingkod ninyo, sa inyong paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng kaloob na tinanggap ninyo, manatili lang kayo, mag-stay lang kayo sa gawain ng Diyos, mag-stay kayo sa pananampalataya, sa relasyon niyo sa Diyos, at patuloy niyo maglingkod kahit may problema at pagsubok, huwag kayong maghina, huwag kayong mamayapay, kahit na tumatagal ang tugon ng Diyos sa inyo, mga kapatid, nagpapakita yun ng katapatan. Buhay na ang nagdidirihi, ang nagpapakilos ay Espiritu Santo. Kaya kapag ganoon ang nararanasan natin, next naman natin ay Baptism of Spirit by Brother Ray Bravo. At hindi ka na manunguba. Amen? Kapag ang Espiritu Santo ang nagpapagalaw sa buhay. At yan ang experience. Gusto yung maganda pang experience. Ano? Ang pinaka-rurog na karanasan ko sa baptism talaga. Dahil sabi ko, rurog ako ng Life in the Spirit Center. Nung nagdasal na kami yung prayer for the baptism. Sabi mo, nagsasalita, sumalangit daw ang kaluluwa. Nawala na siya. Sabi niya, ipatungin yung kamay niyo sa katabi niyo. Magkaharap kami. Hindi ko kilala yung harap ko. Hindi ko naman tandaan eh kasi pinapikit kami. Pikit kayo! Ipatungin yung kamay niyo sa palikat ng katabi niyo. At pagkatapos, wala, magsisi kayo, magkasal kayo, hilingin niyo ang tawad sa Panginoon, hilingin niyo ang tawad yung makasalanan ninyo, yung lang ginawa niyo masama sa mga magulang ninyo, ay tama-tama. Medyo suway na po. At ang next topic naman natin ay ang growth by Brother Rod Banyares. Patuloy na pagkilala sa Diyos at ang ating spiritual na buhay ay maging malago ito. Amen po? Amen. Kaya, ibig sabihin, after po nito, maghahanap kayo ng mga gawain sa inyong area o kayo naman sa Ambel, dito sa Rosolo, mayroon po ditong araw-araw na prayer meeting tuwing sasabi po ang alasays ng gabi. At mayroon naman po by radio ang BWXI. So patuloy kayong makinig sa mga aral ng Panginoon para lumago tayo.
at patuloy kayong dumalo sa mga prayer meeting para hindi mapabayaan yung mga aral na napakinggan natin dito sa seminar. Amen. At muli kami ay nag-worship sa salyong ng awit na The Goodness of God. And finally, ang last topic natin ay ang transformation by Brother Ed Trabalho. At para po sa ating sariling wika, kaya ng mga kapatid, alang-alang sa masagadang habagan niyo sa akin, ako'y namamanig sa inyo. Ialin niyo ang inyong sariling bilang buhay na handog, buhay, para nagkakalang tulungod sa Kanya, sapagkat ito ang karapat-dapat na pasambalin niyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundo nito. Mag-iba na kayong magbago ng isip po pang matapit niyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti at nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Brothers and sisters in Christ, pagpakalat ng Diyos, and finally, ang aming last worship song ay Napakabuti Mo. Napakabuti Mo, Panginoon. Ayan na po, ayan, there you have it, mga brother and sister in Christ. Kung gusto niyo pong umaten ng CLSS, ito po ay 2 days na ginaganap ng dalawang Friday. So sa mga gusto pong umaten, punta lang po tayo sa ABR, sa Ambel, at magpalista po tayo for slot kasi limited lang po yung seats. 150 seats lamang ang tinatanggap. Kaya magpa-book na po kayo. Maraming salamat sa panonood.